Well, last plug for the day. Well, bukas, no, unahin ko muna mag-practice ng Newton Raphson at saka ng linear approximation bukas, no. Kasi yung Newton Raphson at saka linear approximation, math din yan. At saka matututo na rin, papracticing ko rin kumuha ng derivative. Derivative ng equation. But as I said earlier, pwede naman pwede kasi yung maging ano mo eh, pagka maghahanap ka ng roots, diba? Maghahanap ka ng solution set o roots ng mga equations, pwede yung gamitin mo yung Newton-Raphson at saka yung linear approximation. Kasi yan yung ginagamit ng mga processors. Sa 83, 86, 486, nandun nga yung ano eh. Ano to? Linear approximation unit, decimal linear approximation unit. So, sa mga lumang processors, ito sa Newton-Raphson, yun yung ginagamit na bago ngayon, yung Newton-Raphson method. Pero ang drawback daw kasi is, minsan hindi tumatama dun sa exact roots kasi may ano yun eh, may boundary kung hanggang saan. So yun ang papractice natin bukas. Math din naman yan eh, pwedeng computer, pwedeng math. So buti na ano natin, so bukas natin papractice, aside from yung pag ano na nung details about the floating point unit ng mga Microsoft processor, o doon na tayo sa numeric. Ako processors muna tayo. Kasi siguro marami nang alam na natin sa mga gumagamit ng .NET, Visual Studio.NET. Alam natin may math function, may .math. Pero sa Microsoft 'yun. When you talk about Microsoft sa Windows, operating system ang meron noon, built-in. Pero mas ma-appreciate natin 'yun kasi extension 'yun nung dapat ano, extension yon yung nasa Windows, extension yon nung nasa processor. And we call that transcendental functions. So yun yung kagandahan na nagawa natin na example ngayong araw at bukas pa-practice natin. Siguro after nun, yun na siguro yung first vlog for the day natin bukas. Saya no? Sipin mo, ginagamit mong method is yung ano, posibleng isa sa mga algorithm na ginagamit ng computer para i-process yung pagkuha ng roots. So, in a way, para na rin yung computer niyan. Although wala makakatalo sa computer pagdating sa pabilisan tsaka sa accuracy, but you know, as computer science graduate or as an IT professional, computer professional, duty natin yan. Kumbaga, parte yan ng ating due diligence. Diba? Kasi, ano ngayon, sa mga issues ngayon sa Pilipinas, pinag-usapan, due diligence. So, parte yan ng due diligence. Kaya, pag-aralan yung mga proseso na yan. And definitely, if you put it on a positive perspective, makakatulong naman yan sa atin. Hindi nga natin alam kung hanggang saan yung pwede maitulong sa atin yan kapag ka ginagawa natin. You know, let's not take anything away from us when it comes to learning. Kasi una-una tayo na makikinabang dyan. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo pwedeng dali ng mga to. Kasi ang tendency is, kapag late mo na na-realize yan, may time na hindi mo pakaramdam mo, hindi worth it eh, yung pakiramdam mo pag under probation ka, pakiramdam mo kahit na maganda naman yung pinakita mo, pakiramdam mo hindi ka worth it na ma-regular. So yun yung tendency kapag ka late mo natutunan, or kahit late mo natutunan yan yung ano nung pang hindi mo ginagawa consistently. Kumbaga, okay, nagbabasa ka pero wala sa ano eh, kumbaga by means of cognition, hindi mo
bins of cognition and psychomotor, wala yung affective part. Kasi kung ganyan ka, emotionally and mentally stable ka dapat. Hindi po mapasok sa isip mo yung mga ganyan. Kasi wala pa naman eh. Di ba? You may never know. So maganda rin na matutunan mo yan para pang confidence booster, pang padagdag kumpiyansa na if ever di ka ma-regular dyan, sa iba ma-regular ka. Kasi ikaw na may problema pag hindi ka na-regular sa trabaho. Yun lang yun. Ikaw na may problema pagka pakiramdam mo o talagang hindi ka ma-regular. Ikaw na may problema. No? Aside from yung, yun na nga eh, kasi may competition. So, ano yung lamang mo sa kanila? Okay? Sa mga thesis o research, meron chapter 2 yan eh, di ba? Yung review of related literature. Ano ang kagandahan nung sa'yo kumpara mo dun sa mga nauna na? Di ba? So, in essence, ano yun? Sige nga ta. In essence, ano yung advantage mo sa iba? Ano yung meron ka na hindi makikita no iba? Unique sa iyo, iba. So, siguro na linear approximation and Newton-Raphson. So, okay, sinatin bukas.